Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome to Super Marie's Channel. Sa videong ito, gagawa tayo ng isa sa pinakapaborito ng mga Pinoy. Ito ay ang bibingka na gawa sa bigas. Gusto niyo bang malaman kung paano at ano ang mga sangkap? Diyan lang kayo at panoorin niyo lang. Madali lang itong gawin at konti lang din ang kakailanganin natin. Ito ay ang 350g plain rice, 100g glutinous rice, 200g sugar, 350ml coconut milk, 1 pack instant yeast, 1 teaspoon baking powder, at 1/4 teaspoon salt. Sa isang bowl, ilagay natin itong plain rice at saka itong glutinous rice. Lagyan lang natin ito ng tubig at huhugasan natin ito ng mabuti ng mga ilang beses. Kapag makikita natin na malapit ng malinaw ang tubig or malinaw na, ibig sabihin, tama ang pagkahugas natin. Pagkatapos nating hugasan ang ating bigas, ilagay lang natin ito sa isang salaan para masigurado talaga natin na walang tubig na matitira sa bigas. Ang susunod naman nating gawin, sa isang malinis na bowl, ilagay natin itong bigas. Ilagay na rin natin ang coconut milk or kakang gata. Hahaluin lang natin ito ng mabuti. Kailangan matakpan ang bigas ng gata. Kapag nahalo na natin ito, hahayaan lang natin ito ng mga ilang oras o mabuti buong gabi. Habang binababad natin ang bigas sa gata, ihanda na rin natin ang ating paglalagyan ng ating bibingka. Kailangan natin ng daon ng saging, malinis, nakat at pinadaan na din sa apoy para malambot at hindi masira. Kung wala kayong dahon ng saging, pwede kayong gumamit ng parchment paper. Pagkatapos nating ibabad ang ating bigas sa gata, ilagay lang natin ito sa isang blender. Hahayaan lang din natin itong mamix hanggang sa magiging smooth ang consistency niya. Kapag smooth na ang ating mixture, ilagay lang natin ang ating asukal, baking powder, at saka yung asin. Takpan lang ulit natin ito at paandarin na naman natin ang ating blender na makumbine talaga ang mga sangkap. Nating ilagay, ito ay ang yeast o pampaalsa. Ang ginamit ko pala na yeast ay ang instant yeast na pwede na siyang idiretso ng ihalo sa mga ibang ingredients.
Kung active dry yeast o fresh yeast ang gamit nyo, please check out my other video kung paano ito patubuin. Click nyo lang ang info card sa taas. Pagkatapos nating mamix ang ating mga ingredients, ilagay lang natin itong rice butter sa isang malaking bowl at takpan lang natin ito ng cling wrap at lagyan din natin sa ibabaw ng kitchen towel. O pwede din kitchen towel lang ang ilagay ninyo at wala ng cling wrap. Pagkatapos ng 2 oras, ito na ang ating bibingka mixture. Hahaluin ulit natin ito bago natin ito ilagay sa hulmahan ng bibingka. Gagamit lang tayo ng sandok at maglagay na tayo ng ating mixture sa isang hulmahan ng bibingka. Kapag ang hulmahan na ginagamit ninyo ay kagaya sa ginagamit ko, tamang-tama ito para sa 12 pirasong bibingka. I-bake lang natin ito sa naka-preheat na na oven at 350 degrees Fahrenheit or 180 degrees Celsius. After 25 minutes, ito na ang ating bibingka na gawa sa bigas. Kung gusto nyo habang mainit pa ang ating bibingka, lagyan nyo ng butter or margarine ang ibabaw nito. Ito na ang ating bibingka na gawa sa bigas. Kung nagustuhan nyo itong video na ito, please don't forget to click the like and share button. And also please don't forget to subscribe Super Marie. Mag-iwan lang kayo ng komento kung may mga tanong kayo. Kung hanap nyo naman ang recipe ng bibingka special, click nyo lang ang info card sa itaas. Hanggang dito lang po at maraming salamat sa inyong suporta at sa pagpanood ng ating mga videos. God bless us all. Bye and ingat kayo palagi.